Magandang umaga po, midweek na at narito na ho ang magiging lagay ng ating panahon ngayong araw nga ng Miyerkules, July 5, 2023. Sa ating latest satellite images, makikita ho natin na easterlies o yung hangin na mula sa karagatang Pasipiko ang siyang nakakaapekto sa bahagi ng Kabisayaan at sa silangang bahagi ho ng Mindanao. Samantala, makikita nyo, halos walang kaulapan ho dito sa may Northern Luzon. Kaya ho, actually, ito ho ay high pressure area. Kaya inaasahan din natin sa malaking bahagi ng Luzon ngayong araw, lalo na sa Northern and Central Luzon, mainit na panahon pa rin ang mararanasan. Pero sa kabuuan ng ating bansa, ay may mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkinat, pagkulog ho tayo. Sa bahagi ng Palawan at Zamboanga Peninsula, posibleng medyo maulap ho ngayong umaga. Wala pa rin tayong namomonitor na low pressure area. Posible ho hanggang sa pagtatapos ng linggong ito, maliit yung chance na magkaroon tayo ng bagyo. Narito na ang ating inaasahang panahon dito sa may bahagi ho ng Luzon. Makikita ho natin, malaking bahagi ho ng itong Luzon ay inaasahan pa rin na medyo mainit ang panahon sa tanghali. Pero sa hapon hanggang sa gabi, asahan pa rin yung mga pag-ulan natin dulot ng mga thunderstorms. Agwat ang temperatura natin sa Lawag, 26 to 33, sa Baguio, 18 to 26. Sa Tagigaraw ho, nasa 25 to 36. Sa Kamaynilaan naman, 25 to 34. Sa Tagaytay, 21 to 31. Habang sa Legazpi, 26 to 33 degrees Celsius. Sa Kalayaan Islands, 26 to 34. Habang sa Puerto Princesa, 26 to 33 degrees Celsius. Mga isolated rain showers and thunderstorms din ang inaasahan natin sa may bahagi ho ng Visayas. Habang agwat ang temperatura sa Tacloban, nasa 25 to 32. Sa Iloilo, 26 to 33. Habang diyan sa Cebu, nasa 26 to 32 degrees Celsius. At malaking bahagi din ho nitong Mindanao ay makararanas din ng mainit na panahon sa tanghali, pero sa gabi ho at hapon hanggang gabi ay may mga thunderstorms pa rin tayo dulot ng mga localized thunderstorms and rain showers. Samantala, agwat ang temperatura sa Zamboanga, 24 to 34 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, 25 to 32. Habang sa Davao, 26 to 33 degrees Celsius. Wala pa rin ho tayong nakataas na gale warning, kaya ligtas sa pumalaot ho yung mga sakyang pandagat. Kahit yung maliliit na mga bangka sa ating mga baybayin, pero iba yung pag-iingat pa rin ho kapag meron tayong mga thunderstorms na maaaring magpalakas ng alon ng ating karagatan. Narito naman ho ating inaasahang panahon sa mga sunod na araw dito sa ating mga piling mga lungsod. Sa Kamaynilaan, sa Baguio, Legazpi, Cebu at Davao, inaasahan pa rin natin ang medyo mainit na panahon. Pero posible pa rin ho yung mga thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi sa susunod na tatlong araw. Sa Kamaynilaan, agwat ang temperatura natin ay mula 25 to 34. Sa Baguio, nasa 17 to 25. Ang Legazpi naman, 25 to 32, habang ang Metro Cebu natin, 26 to 32. Sa Metro Davao naman, 25 to 33 degrees Celsius. At nagpalabas nga ho tayo ng El Nino Advisory number 1. No? Makikita ho natin yan sa ating website. Sa ngayon ho, no, ay present na ho ang El Nino. Ibig sabihin ho ng El Nino, mas mainit kesa sa normal ang temperatura ng karagatan dito sa may bahagi ng Tropical Pacific, particular na ho sa Central and Eastern Pacific. Ang ibig sabihin ho nito, posibleng makaranas ho tayo ng mas mababa sa normal. So, makakaranas pa rin ho tayo ng mga pag-ulan, pero posibleng mas mababa sa normal. Pero itong bahagi ng Luzon, particular na yung western section ng Luzon, in the next 3 months, posible ho na mas mataas sa normal naman yung mga pag-ulan. So, para sa kabuang detalye, maaari po tayong pumunta sa ating website, bagong.pagasa.doc.gov.ph, tungkol sa ating El Nino. Ang araw naman natin ay sisikat mamayang 5:32 ng umaga at lulubog ganap na 6:30 ng gabi. At para sa mas marami pang impormasyon, lalo na ho sa ating mga thunderstorm advisories, maaari po tayong mag-follow sa ating Twitter, Facebook at YouTube. At para sa iba pang impormasyon, lalong-lalo na ho tungkol sa ating El Nino, maaari po tayong bumisi sa ating, ito po ang ating website, bagong.pagasa.doc.gov.ph. At live po na nag-uulat mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Mapagpalang araw sa inyong lahat.